Sinabi po ng ating GPNP si General Mark Bill na binibigyan po niya ng poder ang mga regional directors na mamili po ng kanilang mga provincial directors na mga chief of police na sa tingin po niya ay magagamit po at makakatulong sa programa. So this is not really limited sa Davao City. Normal na proseso ang pagpapalit ng hepe ng mga police station sa buong bansa, lalo na at bago ang regional director ng mga ito. Kagaya na lang na nangyari sa pagpapalit ng 19 na station commanders ng Davao Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, diskresyon o karapatan ng bagong regional director ang pagpapalit ng mga tauhan na kanyang pinagkakatiwalaan at makatutulong sa pagpapatupad ng mga programa sa lungsod. 3 weeks after his assumption po, bumaba na po siya sa mga police station, nagkaroon na po ng evaluation and assessment. So he was given the discretion and authority to select kung sino po yung mga officers na sa tingin po niya ay makakatulong po niya para ilatag po at i-implement yung mga programa. Itinanggi din ni Colonel Fajardo na may bahid ng politika ang ilang ulit na pagpapalit ng direktor ng Davao City Police. We want to assure everyone na this is far from reality yung nangyayari po na sinasabi nga. Dinuduktong po itong mga nangyayari po sa Davao because of the current political issues po. Aniya, pawang mga officer in charge lamang ang designation kina Colonel Lito Patay at iba pang naunang opisyal habang wala pang napipili para maging direktor ng pulisya sa lungsod. Ang pagkalalagay po kay Colonel Patay is just a temporary thing po on an OIC at concurrent po siya as chief operations po. So kahapon po, napag-desisyon po ng PNP leadership po ng Pro 11 na ilagay po ang isang tao na particularly in the person of Colonel Marantan na maging acting director po in a permanent capacity po. Nauna na rin ipinaliwanag ng PNP na ang pagpapalit ng 19 na station commanders ay kasunod ng umano'y discrepancy sa reporting ng mga kaso ng patayan at rape sa rehiyon. Kung matatandaan mo, may nauna na po tayong nirelieve yung 34 or 35 PNP personnel including po yung city director po ng Davao City Police Station to give way po doon sa ongoing investigation with respect po doon sa 7 deaths recorded in a week. So kasama po yung city director po doon na nirelieve para po magbigay daan sa impartial investigation. Ngayong linggo lamang, 3 beses nagpalit ng officer in charge ang Davao City Police at pinakahuling na italaga sa posisyon si Police Colonel Hansel Marantan. Si Marantan, ang dating deputy intel ng Region 4A nang mangyari ang atimon ng rub out sa Quezon. Siya din ang namuno sa mga raid sa property ng mga Teves sa Negros Oriental. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.